ngayong Martes sa CFO Today. Welcome back, mga ka-CFO Today! It's the 14th of September 2021 at kasama niyo pa rin po ako. I'm Sister Pauline Reyes at gaya po ninyo, excited ako na ibahagi sa inyo ang iba't ibang mga kwento na talaga namang may hatid na inspirasyon sa bawat isa. Kung kahapon nag-enjoy kayo sa mga ibinahagi namin, well ngayong hapon naman ay kakaibang kasiyahan ulit ang ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman, kung ikaw ay nakatutok sa ating official Facebook page, gather your friends at mag-watch party na. Stay with me dahil magbabalik pa po ang CFO Today. Huli ka! Siguro kumakain ka na naman habang nanonood ng CFO Today, no? Okay lang yan, kapatid. Enjoyin mo muna while we watch our catch of the day here on Career Mode. Ito ang kwento ni kapatid na Renato Pusing mula sa distrito ng Calamba City, Laguna at ipapakita niya sa atin today ang kanyang very unique business. Let's watch this! Ako po si kapatid na Renato Pusing Buklod, Pangulong Diakono ng Lokal ng Pansyon, Calamba City, Laguna. Proud Lambat Maker. Dito sa probinsya ng Laguna, pangingisda ang isa sa pangunahing hanap buhay. Kaya siyempre, gumawa kami ng business para lalong makatulong sa kanila. Mula sa raw materials hanggang sa paghahanda para sa delivery, sinisigurado ko po na ang bawat lambat ay di kalidad. Alam kasi namin na inaasahan ng aming kliyente na matibay at safe ang mga lambat para magamit sa kanilang business. Sa paglalambat kasi, una pag may customer na nag-inquire sa'yo, tanungin mo kung saan gagamitin. Alam mo kagad kung anong i-offer mo na lambat. Yung paglalambat po ay marami sa ngayon, napakarami pong pinaggagamitan, kumbaga demand na siya. Nandyan yung sa gagamitin sa halaman, sa pangbakod, sa kubo. Pero number one na malalaking gumagamit yan, yung construction company. Pagpasok ng pandemic, nagkaroon tayo ng project yung gobyerno ng yung bullet train. Kaya may tinatawag ako na safety net, na kahit malaglag yung tao, kaya niya saluin. Pasahabo-habong Pilipinas halos, nakakarating na itong hanap buhay natin kasi lalo na nung mauso online,
ipadadala mo na lang yung produkto nila. Ipakikita mo sa pamamagitan ng picture o kaya video. Doon na lang nila makikita yung produkto mo. Bago ka makakuha ng customer, kailangan mainganyo mo sila. Maikayat mo sila na talagang yung produkto mo mataas ang uri kahit na surplus o kaya brand ang sinusupply mo. Kailangan magsikap ka rin. Tigit sa lahat yung pagtitiwala. Napakalaking tulong nito. Hindi lang sa pansarili namin, pamilya, sa mga kamag-anak o sa mga kapatid na humihingi ng tulong sa amin, ay malaking na itutulong nito. Tigit sa lahat sa paglilingkod natin. Pagka tayo nakakatulong sa kapwa natin, napakasarap ng pakiramdam na nagsimula ka sa maliit. Tapos ito ngayon, kailangan yung naranasan natin noon, lalo na pag pinagpapala tayo ng Ama, dapat nating ibahagi. Mayroong tinatawag tayo na may mahina, may matibay na uri. Sa sambayan ko, masasabi ko, nandun sa mauring matibay. Ang totoo, sa ngayon, mayroon na ako isang nagtapos na manggagawa. Tapos yung isa ko nang dadalaw naman kasi yung anak ko, yung bunso ko, mga awit, tapos yung misis ko naman, pangulong mga awit. Kumbaga sa paglalambat, doon kami sa matibay na uri. Tapos ako, panguling diakon. Kailangan maging matibay ka, na parang lambat na matibay. Para kung ano man ang dumating na pagsubok, lalong-lalo na sa panahong ito, yung pandemya. Kung mahina-hina ka na lambat na, sa isang kwan, masisira ka. Eh, pero kung ang pananampalataya mo ay katulad ng isang lambat na matibay, tulad ng safety net ng pantao, na kahit dumundag yung mabigat na bagay, kayang sa loob. Kung ikukumpara natin sa pananampalataya natin, kailangan matibay ka, dumating man yung matinding pagsubok, naroon ka pa rin, nangawa ka pa rin, kumakapit ka pa rin. Hindi ka kayang putulin na tulad ng isang lambat na matibay. Kaya mga kapatid, kaya naming magtumibay. Kaya rin ninyo. Kaya karirin nyo na yan. Sana mga ka-CFO today ay marami kayong na-catch na aral sa ating episode, lalong-lalo na ang pagiging kalidad sa business. Once again, I'm Ka-Harmony Adyao and you just watched Career Mode on CFO Today. Hello, CFO Today kids! Siyempre, it's Tuesday at alam na natin yan. Kapag Tuesday, it's... You got it right! Do it today! Well, panibago na namang arts and crafts ang gagawin natin. Kaya naman ihanda nyo na ang inyong mga kagamitan as we get to do another art project. Handa na ba kayo? Yes? Okay! Dito lang yan sa Do It Today! Sandali, tawagin ko si ate. Ate! Hello mga kapatid. Oh, may mga hawak kayong colored papers. Itatapon nyo na ba yan? Opo, sana pero nangihinalan po kami. Hayaan ninyo dahil maaari pa nating magagamit yan. Tama po ang narinig nyo, dear viewers. Kaya naman, kung may naitatago kayong mga colored papers dyan, ay ilabas na ninyo at sabayan ninyo kaming gumawa ng bookmarks dito lang sa Do It Today! Narito ang ating mga gagamitin. Colored paper, glue, color pen at Crayola, lanyard, gunting, puncher, at libro para sa pagsukat nito. Ayan, ready na ang ating mga gagamitin. Sisimulan na natin. Let's do it today! Sukatin ang colored paper ayon sa nais na haba. Maaring gumamit kayo ng libro para sa pagsukat nito. Matapos makuha ang tamang sukat, lupitin ito. Paalala, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Hello kids! Ate Pao here! Don't forget that when you're using sharp objects, let's make sure that we have our ates and kuyas with us. Do it today! Lupitin pa ang ibang colored papers ng iba't ibang hugis. Ate, pwede ko po lagyan ng design ang lalapit na colored paper?
Oo naman, pwedeng-pwede. At yan ang ating step number 4. Lagyan ng disenyo ang nagupit na colored paper base sa inyong nais. Maaaring gumamit ng color pen o crayola para sa karagdagang disenyo nito. Gumamit ng glue kung ikakabit ang cutouts na iba't ibang hugis. Linisin ang mga gilid ng bookmark, saka ipubutasan gamit ang puncher. Talian ang butas ng bookmarks gamit ang makukulay na lanyards. Ayan, almost finished na ang ating bookmarks. Sa ganitong simpleng aktibidad, nakakatulong tayo sa ating kalikasan. Kaya naman, sa aming distrito, iba't ibang recycling activities na ang naisagawa. And there you go mga kapatid. Sana ay sinabayan ninyo kami sa ating ginawang bookmark. Muli, ako po ang kapatid na Micaela Estenyori. Reminding po na bida ang kabataang manitrain at maparaan. Hanggang sa muli, dito lang sa Do It Today! Alright, CFO Today Kids! Sana ay nag-enjoy kayo sa ating ibinahaging kwento this afternoon. At syempre, sana nakagawa po kayo ng mga colorful at very artistic na mga bookmarks na talaga naman makikinabangan ninyo. Muli, ako po ang inyong Kuya Haji. And until next time, dito pa rin sa Do It Today! Minsan sa buhay ng isang tao, meron tayong mga tasks na hindi natin kaagad nabibigyan ng pansin o di kaya napapabayaan. Diba mga ka-CFO today? Eh ano nga ba ang procrastination at paano natin maiwasan ang masamang habit na ito? Alamin natin ang tips mula sa distrito ng Zamboanga del Sur for your wellness today. Hello po! Ako po si kapatid na Herschel B. Corpus sa Kapisanang Buklod. Isa po akong public school teacher. Epekto po ba ang pandemya sa pagpapaliban ng mga estudyante sa mga assignments at modules? Bago ang pandemya, ang mga pang-araw-araw na schedules at pagpaplano ay nakatutulong sa atin na manatili sa ating mga routines. Ngunit, binago ng pandemya ang lahat tungkol sa kung paano natin ginugugol ang isang araw. Nang dumating ang pandemya, nabigla tayo sa mga pagbabagong dulot nito. Kaya naman, totoo, naaapektuhan din ang pag-aaral ng mga estudyante. Naaapektuhan ang kanilang mga schedules at routines. Kaya kung minsan, nahuhulog ang mga estudyante sa tinatawag na procrastination. Ano po ba ang procrastination? Ito ang pagpapaliban sa paggawa ng mga mahahalagang bagay, mabagal ang aksyon o pag-aantala sa mga gawain. Mayroon nga ba itong masamang epekto? Opo, dahil maraming mga negatibong kinahihinatnan ang procrastination. Halimbawa, maaaring wala kang matapos na task sa isang buong araw kung patuloy mong ipagpapaliban ang pagkilos. Para po sa aming mga students, paano po ba namin maiiwasan ang procrastination? Narito ang mga simpleng paraan kung paano maiiwasan ang procrastination. Una, kailangan mong itanong sa iyong sarili ano nga ba ang mga kailangan mong makumpleto. Halimbawa, module ba? Or ang panonood ng K-drama. Kailangan mong tukuyin kung ano ang talaga ang goal mo. Pangalawa, gumawa ng listahan ng order ng mga dapat matapos sa isang araw. Isulat ang mga gawain mula una hanggang sa ikasampu na ang unang listahan ay isang prioridad na gawain at ang nasa ikasampu naman ay maaari mong gawin sa susunod na araw. Kailangan mo ring tukuyin kung gaano karaming oras ang kakailanganin mo sa bawat gawain. Or baka naman mauubos ang isang araw mo sa isang task lamang. Hatiin ang isang araw base sa mga gawain dapat matapos. Pang-apat, ang dapat isipin ay upang makontrol ang procrastination,
pilitin mo ang iyong sarili na magsimula ng isang gawain, gaano man kaliit ito. Para sa mga estudyanteng Iglesia Ni Cristo, lubos na makatutulong ang pagdalo sa mga aktibidad ng CBI or Christian Brotherhood International, kung saan nagsasagawa ng mga iba't ibang seminar kung paano makontrol ang procrastination. Kaya, magsimula ka lang dahil wala kang matatapos kung wala kang sisimulan. Sabi nga nila, if not now, when? Sana ay marami kayong natutuhang tips para masimulan nyo na ang inyong mga pending tasks. O mga ka-CFO today. Kaya today? Ako po si Kapatid Mako May Chan for your wellness today. Isa sa mga aktibidad na kasalukuyang isinasagawa ngayon sa loob ng iglesia ay ang CFO Competitive Online Activity. Alamin natin ang story ng ating mga kapatid sa distrito ng Carcar City, Cebu sa kanilang pakikipagkaisa rito. Ang Carcar City, Cebu, umas kilala bilang Heritage City of the South, ay isa sa mga pinakalumang bayan sa Cebu bago ito naging lungsod noong 2007. Ang probinsya ng Cebu ay nahati sa tatlong distrito. Ang distrito ng Bogor City, distrito ng Cebu City, at distrito ng Carcar City. No October 22, 2018, ay naitatag ang distrito ng Carcar City, Cebu, at sa kasalukuyan ay may 34 na lokal, 7 extension, at 8 na Group Worship Service o GWS. Good morning po! Ako po si kapatid na Larin Gil Kim po, isang district officer sa Kapisanang Kadiwa. At ngayon po ay naghahanda po kami para sa isasagawang district level ng online board games. I will be taking part as one of the organizers. Hello po mga kapatid! Ako po pala si Micaela Bianca Elitista na pabilang sa Kapisanang Kadiwa. At ako rin po ay maaawit at kalihim sa aming lokal. Dahil mamaya pa po ang aming aktibidad, ay maglilinis po muna ako ng bahay at magsisilbi na rin po itong exercise ko for today. Isa rin po akong facilitator mamaya sa aktibidad, kaya see you later po mga kapatid! Hello and good day to our brethren from around the globe. Ako po si kapatid na Faith Armstrong, isang opisyalis ng Kapisanang Binhi sa distrito ng Carcar City, Cebu. So, grabe, after a week of work, napakagandang stress reliever talaga ng pag-e-exercise. Anyways, kita-kits po tayo later sa aktibidad sapagkat isa po ako sa naka-assign sa main technical, kaya isasama ko po kayo sa aking biyahe. Sa ngayon, maghahanda at mag-aayos lang po muna ako sapagkat ako po ay pawis na. Kaya huwag kayong mag-alala at babalikan ko po kayo. Good morning mga kapatid, ako po si Brother Jeff Lanbikilia, isang masiglang kadiwa at technical lead ng aming lokal. Ngayon po ay naghahanda ako para sa gagawin naming aktibidad mamaya. Then isa po ako sa magiging MC. So, see you later po!
Excited na po ako na makita ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga lokal. Ng mga games at talaga nga naman pong napaka-intense na mga labanan ng ating mga players. Itong aktibidad na ito ay napakahalaga po para sa atin dahil hindi lamang ito nakapagbibigay aliw sa ating mga kapatid, kundi lalo pang tumitibay ang ating relationship with our brethren. Nakakapag-boost din ito ng ating mental activity at na-enhance ang pag-iisip ng ating mga kapatid. Nagiging stress reliever din ito ng ating mga kapatid para hindi naman sila mabagot sa kanilang mga bahay. At kahit may pandemya ay hindi ito naging hadlang para makasama namin ang mga kapatid sa ganitong mga aktibidad. Thank you for joining us as we share with you our story today. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na kadiwa at binhi sa distrito ng Carcar City, Cebu. Kumusta po ang mga CFO online competitive activities natin mga kapatid? Sana po ay patuloy tayong nakikipagkaisa sa napakalaking aktibidad na ito. This has been Sister Anzi Cuyo for Your Story Today. Break! It's another day and another episode of your quick entertainment break here on CFO Today. This is The Breaktertainment. Alam nyo, minsan talaga after a long tiring day, naghahanap tayo ng makakapagparelax sa atin. And yung iba, ang ginagawa, kumakanta, di ba? Yung iba naman ay nagpapatugtog ng mga musical instruments. And yung iba, kumakanta at gumagawa ng mga song covers. So, naghahanap ba kayo ng makapagparelax sa inyo? Alright, let's hear and discover our INC Song of the Day. If I face more pain and sorrow and tread a path unknown, I'll have no fear 'cause you will lead me home. Siyempre, ang kantang yan, ginawa ng ating kapatid mula sa distrito ng Marinduque ng isang magandang music cover. You've been there since the beginning. You have loved me from the start. You are always there to teach and guide my heart. As the world spins on around me, I choose which path to take. You always show me, Lord, which steps to make. Lord, please hear my prayer. Light my way as I walk to forever. Hold my hand, Lord, through the night. Guide me through the dark and help me shine bright. Hold my hand, Lord, and keep my feet on the ground. From you I'll never part, whatever comes my way I pray, please guide my heart. If I face more pain and sorrow and tread a path unknown, I'll have no fears 'cause you will lead me. Oh, 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 oh. The clouds may
like waves that roll ashore. You show me how your blessings overflow. Lord, please hear my prayer. Light my way as I walk to forever. Hold my hand, Lord, through the night. Guide me through the dark and help me shine bright. Hold my hand, Lord, and keep my feet on the ground. From you I'll never part, whatever comes my way, I pray. Hold my hand, Lord, through the night. Guide me through the dark and help me shine bright. Hold my hand, Lord, and keep my feet on the ground. From you I'll never part, whatever comes my way, I pray. Ang galing mo na, Ate Angelica! Nice! Talaga yung pagkakakulot-kulot, yung pag-abot dun sa mataas na notes. Ang galing, Ate Angelica! Hello po! And hello po! Ayan! Ate Angelica, pwede ka bang magpakilala sa ating mga manonood ngayon dito sa CFO Today? Opo, ayan, hello po. Ako po si kapatid na Angelica A. Benaventura. Mula po dito sa distrito ng Marinduque, lokal po ng Buwak. At ako po ay kabilang sa Kapisanang Kadiwa at isa po akong mga awit sa aming lokal. Ayan, at alam ko si Ate Angelica bukod sa tungkulin niya sa kanyang lokal ay, di ba ate, nasa INC Radio ka rin? Tama po ba? Opo, tama po. Wow! Ah, napakasigla naman ni Ate Angelica. Eh, Ate Angelica, kamusta naman po kayo dyan sa distrito po ng Marinduque? Ayan, okay naman po kami dito. Mabuti po ang aming kalagayan. Bagamat naka sa ilalim po ang aming probinsya sa GCQ, ay patuloy po kami nga nakakatupad ng aming mga tungkulin po. Ayan, basta ate, di ba, patuloy lang din na mag-iingat po at sundin ang mga health and safety protocols. Natutuwa po kami na ibinahagi niyo po sa amin dito sa CFO Today ang inyo pong talento. And Ate Angelica, lahat po ng mga nagiging guests namin na i-feature namin dito sa Breaktertainment, syempre sinusubukan nila ang aming Break the Record Challenge. Are you ready to break the record po? I'm ready po! Hinga ka na ng malalim, ayan, para mawala ang kaba mo. So, ready, Ate Angelica? 3, 2, 1, go! Break! It's okay! Ayan, it's okay lang na 12 seconds batay sa ating timer. Okay lang yan, Ate Angelica. Nag-enjoy po ba kayo? Opo, sobrang enjoy po ako. Wow, thank you so much, Ate Angelica, ha? Dahil nakasama ka namin dito sa Breaktertainment. Ayan, bago po ako magpaalam, gusto ko lang pong i-shout out and gusto ko lang din mag-thank you sa kanila, sa aking mga kasama po dito sa aking mini studio, ang kapatid na Michelle Hillary Maningas and kapatid na Clenet Nina Malaka mula po sa lokal ng San Roque, distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. And syempre po, thank you so much din po to our dear viewers na patuloy pong nanonood at sumusubaybay dito sa CFO Today. We will continue to discover INC original music and of course, discover talented brethren. Kaya naman, lagi lang pong tumutok dito po sa Quick Entertainment Break nyo tuwing hapon on CFO Today. This is the Breaktertainment. Again, this is Sister Kishal Manday. See you tomorrow! Bye-bye!
There you go mga ka-CFO, today nasaksihan natin ang iba't ibang inspiring stories mula sa mga kapatid sa iba't ibang distrito. Bago tayo magtapos, babatiin ko lamang ang mga kapatid mula sa distrito ng Bulacan South, Pampanga West, at Kapa City, Tarlac. Kumusta kayo po, Ken? Tell us what you like about the show today by sharing this episode sa inyong mga social media accounts using our hashtag CFOtoday. At malay nyo, ma-feature namin ng inyong mga posts. Kaya naman, share na natin yan today. Once again, I'm Sister Pauline Reyes. Kita-kits tayo bukas, same time, at same channel dito pa rin sa INC TV. Thank you for watching and staying with us. Sama-sama tayo to be inspired by Christian living here on CFO Today.